Nalito ba kayo doon? Nakakalito ba? Hindi, kaya natin yan, no? Nauna po ang lektura ngayon tungkol sa pamalusugan. Kayo ba ay handa na ulit makinig? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Kahapon! Magandang gabi. Kahapon, natatandaan po ba natin ang ating topic? Tungkol saan? Sino ang first time? First time po ngayon? Uy, dalawa, uy, dalawang first time. Welcome po, Anay, tsaka si Kuya, welcome po. Okay, ang topic kahapon ay about smoking. Tahimik po tayo lahat at makinig po tayo mga bata sa likod, no? Ang ating pong lektura ay tungkol po sa ano? Arthritis. No? Tungkol po ito sa arthritis. Sino dito ang may arthritis? Hindi mahirap na tanong to. Arthritis, wala? Sino may kilala? O si Ate Lori, meron lang. Okay. So, ano ba itong arthritis, no? I-discuss natin ito. At meron akong ipapakilala sa inyong isang maganda, no? Ang pangalan na ay si Mavis Liberty. Si Mavis ay at the age of 70, si 70 anyos, doon siya nag-start mag-training ng marathon. Alam niyo ba yung marathon? Yes! Ano yun? Tatakbo, no? Tatakbo, okay. 70 years old siya nag-umpisa mag-training. Noong 85, nakatakbo siya ng 63 marathons at the age of 85. Okay? Nung sabi niya, nung 89 years old na siya, sabi niya, napakasarap talagang gumising sa umaga na walang sumasakit sa inyong katawan. Sabi nung matanda na to, sabi ni Miss Mavis. Kaya matatanda po, hindi pa po huli para kayo ay mag-ehersisyo, no? Ito po. Ano po ba ang arthritis? Ano ang arthritis po ay ang inflammation of a joint. Ibig sabihin, ng inyong mga, ano ba sa Tagalog ang joint? Itong, yung, alam mo yung hinges, yung bisagra ba yun? Sa pinto, di ba? Kaya nakakagalaw yung pinto? Tsaka yung bintana, merong ano, bisagra. Parang yun ang joints natin, no? Kaya kayo nakakagalaw, kaya kayo nakakapaglakad, ay dahil doon sa joints nyo, okay? Ito ay upang tayo ay makagalaw. Ang ating joint ay kailangan ng repair. Parang ating muscles, parang ang ating katawan kailangan din ng repair, no? Kaya, iingatan po natin ito. Ano po ba ang sintomas na sira na ang inyong joints? Ano ang sintomas? Unang-una, masakit. Tapos, ano, parang naniligas, hindi kayo makagalaw, no? Ano pa? Namamaga at saka namumula. Sino kayo, sino may kilalang ganon? Nakita nyo yung ganon, di ba? Namumula, namamaga, no? May arthritis yun. At i-discuss ko po ang iba't ibang klase ng arthritis. Una, yung osteoarthritis. Ano ba ito? Ang osteoarthritis po ay pag yung mismong joints nyo, hindi na dinadaluyan ang dugo. Yan ang osteoarthritis. Hindi na tinadaloy ang dugo, yung mismo bisagra nyo, no, yung joints. Okay, kaya ito po, nakita nyo sa picture rin yan. Ito po ay madala sa mga taong mabibigat, overweight, mga obese. No? Kasi yung ating tuhod ay meron po yung load limit. Pag overweight kayo, nahihirapan mo yung tuhod natin. Huwag mo kayong magdadagdag ng timbang. Parang yung bridge, no? Yung daan, ang tagatulay, may load limit, hindi pwede mabibigat na truck, di ba? Ganoon din ang katawan natin, hindi pwede mabibigat doon sa tuhod. Okay? At sino pa nagkakaroon ng osteoarthritis? Usually mga nagkakaroon ng injury, yung mga mahilig sa sports, mahilig maglaro ng basketball, soccer, you can have this osteoarthritis, no? Kasi nadadamage yung joints nyo na hindi nadadaluyan ng dugo. Yung karamihan sa osteoarthritis daw ay masakit daw ang likod. Totoo ba yun? Alam nyo, ang may osteoarthritis, 10% ng
10% lamang po ang sumasakit ang likod. Ano po ba ang sanhi? Bakit masakit ang inyong likod? Hindi dahil sa osteoarthritis lang, kundi masyado po kayong katrabaho. Baka naman napakaagay nung gumising, alas 4, hindi na kayo nagpapahinga kahit sa tanghali. Trabaho naman trabaho sa bukid. Gamas ng gamas, no? Tanim ng tanim. Kailangan po ay may pahinga din po tayo, no? Kaya sumasakit ang likod. Yung iba naman, walang ehersisyo, kaya sumasakit ang likod. Dapat balanse, no? Balanse ninyo. Kaya kapag masakit ang likod nyo, maglakad-lakad kayo. Yun po ang tamang panlaban para sa mga masasakit ng likod, kayo po ay maglakad-lakad. Okay? Paano po natin maiwasan ang sakit sa likod? Sino masakit ang likod dito lagi? Ang mga kabataan, parang lagi nilang may sakit, no? Tapos kayo yung taas ng kamay. Sino masakit ang likod dito? Ano pa paano natin maiwasan? Unang-una, kailangan, yung timbang nyo, kailangan nasa tama. Uulit-ulitin ko ito gabi-gabi, ha? Nasa tama po ang inyong timbang. At saka yung mga babae, huwag po tayong mag-heels. Ha? Sino nag-heels dito? Mahirap, no? Kasi maapektuhan po ang ating mga joints. Ano pa? Ito, kailangan mag-stretching daw tayo. Ha? Tuwing umaga, pag nakagising, mag-stretching tayo. Para hindi, para maging yung mga joints nyo. Napapansin nyo kapag nag-stretching kayo, lumalagot ako mga joints nyo? Naglalagot ka, no? Kailangan yun eh, no? Para maging aktibo, no? Ano pa? Maglakad? Lumangoy daw? Sino may inog dito, di ba? Maglangoy daw, maganda daw yan. Tsaka mag-bicycle. Ha? Maganda daw yan. Maganda yan sa mga joints natin. Ano pa? Kumain ng masusustansyang pagkain. Uulitin natin. Masusustansyang pagkain, no? Abangan niyo po yung huling lecture ko. Ang huling lecture ko ay tungkol sa mga pagkain. Nahihimayin po natin yan, okay? Ang isa pang klase ng arthritis is gout. Sino may gout dito? At alam niyo ba itong gout? Nung panahon kayo ng hari, di ba pag nauupo sila, nakataas daw yung paa nila? Kasi karamihan daw ito ay sakit daw ng malayaman. No? Yung masakit daw, tsaka hindi kasi masyadong nakakutom yung kilos. Yung mga hari, utos lang ng utos. No? Kaya pag sa bahay, kapag ang magulang nyo ganun, sabihin nyo, tayo magkakagout kayo. Okay? Kaya, ito ay isang klase ng arthritis. Kaya nun daw, ang mga hari ay pinapadala daw sa mga pesante, sa mga katrabaho, at nakikitrabaho. Isa daw ng pamamaraan upang gumaling daw ang gout nila ay nakikitrabaho sa mga pesante. No? Maging active lang, malaking tulong na yun, no? Isang klase pa yung rheumatoid arthritis. Ano ba to? Karamihan to ay sa kamay, no? Yung naninigas ang kamay, sino dito nakaranas nun? No? Bakit kaya, no? Naninigas, no? Okay, isang cause nito ay autoimmune disease. Ano yung autoimmune disease? Ang autoimmune disease, yung inyong immune system ay ina-atake ang katawan nyo mismo. Imbis na atakehin niya yung bacteria, virus, ang ina-atake yung katawan nyo na hindi naman dapat atakehin. Ang karamihan ng inuunang atakehin niya yung mga yung joints nyo. Kaya nananakit. Nananakit siya, no? Yun ang una niyang ina-atake. Ano daw sanhi ng autoimmune disease? Karamihan kasi sa autoimmune disease, hindi pa, nung inaaral nila ito, hindi pa malalaman kung anong talaga ang dahilan ng autoimmune disease. Pero nung nag-attend po ako ng seminar, scientist po yung nag-discuss sa amin nito, isa sa mga sanhi ng autoimmune disease ay dahil sa kakakain nyo ng karne. Bakit? Ang chemistry or ang composition ng karne ay parehas ng composition ng katawan nyo. Ang kinakain ng karne, marami pong nutrients yan. Marami din lason. Magkasama ang lason at saka sustansya. Pag pinasok nyo sa katawan nyo yan, aatakehin na ng immune system nyo kasi may lason. Ngayon, na-program sa katawan nyo na itong, ano na to, itong klase ng nakita nila, inatake nila kasi may mga lason. E ngayon, nagkalason din yung inyong katawan, aatakehin din na yung katawan nyo. No? Kaya hindi niya alam ang inatake na yung katawan nyo. Kaya sa kakakain ng karne, naapektuhan na, no?
At ang panimilo sa rheumatoid arthritis ay yung mga nakatira sa syudad. Papalad kayo dahil nakatira tayo dito sa rural area, no? Pero panimilo tayo yung mga nakatira sa syudad. So, galing kumain ng makukulay na gulay at iwasan po pag may arthritis kayo. Iwasan nyo mga itlog, eggs, no chicken, no meat, no fish. Bawal po ang karunin talaga sa mga arthritis. Gulay lang po, no? Tsaka prutas. Ayan po. Yan, dapat ganyan lang ang diet nyo. Paano natin i-treat ang arthritis? Ulitin natin, dapat normal ang inyong timbang. Alam niyo kung normal ang timbang nyo. Ulitin ko ulit yung inyong pagkain, dapat nasa tama. At iwasan na po ito. Mga dairy products, animal products, bawal po sa may arthritis. Mag-ehersisyo, mag-jogging, no? At ang swimming ay maganda po sa may arthritis. Kaya mag-swimming po kayo, okay? Ang araw, hanggang alas 9 lang, tapos alas 4 na ulit. Between 9 to 4, hindi mo alam magpa-araw, okay? Sa umaga lang po, tsaka sa hapon. Uminom po na maraming tubig. Importante yan. Alam mo, basics lang po yan, pero nakakalimutan po natin. At pag grabe na talaga, kailangan na po ng surgical procedures. Pag hindi na po talaga kaya, no? Kailangan na po natin ng tulong ng doktor. Kaya importante din, sa pamilya, lagi kayong masaya, hindi mo nag-aaway. Lagi magaganda ang inyong sinasabi. Ito po ay nakakatulong sa mga tao may makasakit. Anong sabi sa Biblia? Sa Kawikaan, 6:24, pleasant words are honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Ang magaganda daw salita ay kagalingan sa inyong mga buto. Kaya huwag po kayong magagalit sa tao may arthritis. No? Lagi po nyo, kailangan magaganda po ang sinasabi nyo. Kaya ulitin po natin, maging aktibo po ang ating buhay at tandaan niyo po itong si Mavis, Mildred. Hindi huhuli ang lahat sa matatanda, kaya-kaya niyo po pong tumakbo. Ito po ay wala ang arthritis nung sa kakatakbo niya, sa kaka-inosis niya. Okay, may natutunan po ba? Tayo nga ay tumayo lahat. Let's stretch our body. Saglit lang, kahit mga 15 seconds lang. Pastor Ben is a good instructor sa exercise, no? Si Pastor Ben, tutulungan tayo pa paano mag-stretch na tayo, no? Stretching. Okay? So, si Pastor Ben ay... Okay, take your hands, put it here in front of you. Now move to the left and to the right. Okay, now take both hands together like this and stretch in front of you. Okay, now stretch above you and on your toes. Now take your left hand and grasp your right hand and move to the side. And try and look in the arch here. You feel it stretch here? Yeah. Now the other side. Okay. Just shake out. We'll just do one for the legs. This will help your balance also. Take your left hand and take your left foot. Okay. This one stretches your hamstring. Sorry, your quadriceps here. Okay. Then your next one. I see some people are falling over. Okay, oh, maybe you have arthritis, sorry. Then just shake out. Last one, just breathe in through your nostrils and out through your mouth. One more time. Okay, you can sit down now.
expression of the joy, no? Palakpakan natin, no? Yung bata sa nasa ba? Okay? Ito naman. Wow, tamo, nakasagot yung bata, no? Naipaliwanag niya kung anong arthritis. Last question. Ano ba ang sanhi ng rheumatoid arthritis? Anong klaseng disease? Ay, hindi natandaan.